Yo, what's up mga ka-cottage? Andito pala yung anak ng ating solid supporters na si Mami Esperanza de la Cruz. Yan ang mga ka-cottage, so, kanyang anak. Sir, salamat guys. Sir. Ito, shout out sa panto. Sa imang mama. Ay, ma, shout out. Salay mo, barto sa mga yes, kuwan para ka, sir. Ayun, salamat kayo. So, unexpected kayo mga ka-cottage ba? Sir, maulang. Maraming salamat, ha? Sir, ah, sige, sige. Salamat, kay Ma'am Esperanza de la Cruz. Asan na si Ma'am Paracel? Sa abroad, no? Nakita mo ko na ako yung, kuhan, yung nagpasal, mag-dete siya, no? Moto, nag-comment po sa yung katuloy ni abroad niya. Wala yung pagkita na ako dito. Muna, mag-detail siya dito sa Dapo. Oo, maupo siya. Nakapunta na sa mga sa Dapo, mga Paracel. Sir, salamat kayo. Sige, sir. Salamat. Yan, salamat. Sir, salamat kayo, sir. Yan, salamat. Yan, mga kotes, nagkakay salamat kayo, sir. Okay, salamat. Yo, what's up, mga kotes? Magandang hapon pala sa ating lahat. Yan, so, andito pala tayo sa may Olas. Yan, at i-update naman po natin ngayon itong ginagawang flyover. At yun nga po ay titingnan natin mga kaotis ano po yung mga nagbago dito. Yan. So, ito, ito nga pang drillings po nila. Itong equipments. Yan. So, kita na po ninyo mga kaotis. So at unahin po natin dito bago po tayo dyan pupunta sa kabila, sa may Talumo proper. Yan, karugtong itong ginagawang flyover dito sa may Olas, tapos sa may Talumo, and then hanggang sa may Davao Coastal Road. Yan mga ka-cottage. Titingnan natin. So yan, abang-abang lang mga ka-cottage. At bago ang lahat ay nagpapasalamat pala ako kay Ma'am Esperanza de la Cruz. Yan. Maraming salamat po kay Ma'am na binigyan po tayo ng pamasko po niya mga ka-cottage. Yan. So, napakalaking tulong na po. Yan, no? Mas lalong tawag niyan, pinalalim po nila, inukay pa po nila mga ka-cottage, so yung daanan po ng tubig at iwas talaga sa pagbara po dito sa taas, dito sa daanan na to. And then yung kanyang ginagawa mga ka-cottage, yung mga putik ay kanya pong inilagay po sa gilid. At yung tubig din ay kanyang pinababa. Ayun. Ah, ayo kayo mga ka-cottage. Oh. Ayan na. So mga ka-cottage at kita na po ninyo kung ano po yung kanilang ginagawa dito. So pupunta na po tayo dun sa unahan, ano yung mga nagbago na. Let's go. Yun mga ka-cottage, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-update. Yan o. At maraming maraming salamat pala kay Ma'am Esperanza de la Cruz. Yan, binigyan po tayo ng pamasko niya mga ka-cottage. At kanina po ay binigay ni Sir Jupiter is de la Cruz, yung kanyang anak po mga ka-cottage. At nagkita po kami doon sa kanto sa may
yun, api-api. At maraming maraming salamat pala sa nagbigay kay Ma'am Esperanza de la Cruz. Lagi po kayong mag-ingat. God bless po at Merry Christmas in advance at sa de la Cruz family. At sa anak mo kanina, Ma'am, maraming maraming salamat. So, pagpalain po kayo. Sana ay marami pa kayong mga matulungan na mga vlogger or mga kahit sino man mga kaotix na iyo pong matutulungan mga kaotix. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Yun, mga kaotix, at meron kasi akong gagawin, mga kaotix, magcha-charity po ako. Yan. Kahit mga hindi mas ang tawag niyan, hindi po tayo yung parang ginagawa po ng mga ibang vlogger na namimigay po ng mas yan, marami or sa atin lang kung ano po yung mga makakayanan natin na mabigyan po natin ng ating charity, mga pagkain, ganun, mga cottage. Kahit magti 20, 100, oy, shout out tayo kay sir. Shout out tayo, Kalamansig. Yan, taga Kalamansig. Unsa mga kwan, sa gym magyapon mo, oh. Sa gym magyapon. Team Cambras, Kalamansig. Oh. Yan, shout out tayo kay sir. Sa mga Team Cambras daw na dito. Yan, shout out. Taga Malati, Malita, Kalamansig daw mga cottage na dito. Yan. Boss, salamat. Yan. So yung mga kaotik sa dito banda ay titingnan natin ano yung kanilang ginagawa. Ay, shout out sa atin yan. Oh, shout out sa mga asan nyo? Sa Malita? Kalamansig? Team Cambras man daw mo? Oh, Team Cambras daw mga kaotik sa Nadria. Yan, shout out kay sir. Yun, dito tayo mga kaotits sa isa pang paggawa nila para sa pundasyon. Yan, oh. So halos na dito mga kaotits yung mga pundasyon talaga yung kanilang tinatrabaho para siguro next year ay matatapos na. At itong sa pundasyon mga kaotits, itong paggawa din ng napakalaking puste. So ito na. Kulang na lang po ito ng pagbuhos mga kaotits. Yan. So yun nga po mga kaotits, soon ay kapag may mga pan tayo, nakaipon-ipon tayo. Yan. So maraming salamat pala kay muli kay Mama Esperanza de la Cruz at sa kanyang anak si yun, si Sir Jupiter de la Cruz. Yan. So, siyempre, papasalamatan ko lang si Ma'am Kumalabray, Sir Patrick Earl. Yan, at kay Sir John Empasis, maraming salamat. At yun, sa mga iba mga kaotis, lalong lang sa mga solid viewers din natin, maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Sa mga nais mag-donate mga kaotis at yung para sa sponsor, yan. So sana may mga mag-sponsor sa atin mga kaotits. Asahan po nyo yan mga kaotits. Hindi ko po yan wawaldasin kung may mga mag-sponsor man. Kung sakali makahanap tayo or magiging mag-charity vlogger tayo mga kaotits. So soon sana ay pala rin na may ganyang content po tayo. Kasi ito pong mga infrastructure project ay hindi rin po ito permanentihan mga cottage. So may mga pan na kasi, marami ng mga proyekto na mga natapos din. So siguro ay maghanap naman tayo ng ibang content. So gusto ko talaga mag charity vlogger katulad ni Idol Pugong Biyahero. So ganun na. So yan, hindi naman lang hindi po natin yan na mukhang mga cottage yung tawag. Shout out sa mga bata diri. Yan, shout out. Yan. So ito na nga ay
Parang may buhos na tayong paggawa ng coping dyan sa taas, mga cottage, para po sa latagan po ng tawag niyan, latagan po ng gerd. Yun dito sa ating pagbabalik ay yung scaffolding tapos na, tingnan na pong na-pile, and then dyan sa taas yung mga bakal. Tapos sa pagkatapos ng paggawa ng bakal na yan ay yung hulmaan sa siding, mga cottage, yan, sigurado yan. And then bubuhusan na po ng simento para makumpleto na po yung paggawa po ng coping. So katulad nito, mga cottage. So doon banday po yung may mga nagtatrabaho talaga. So dito parang walang masyadong nakita natin mga nagtrabaho. Yan o, napakaganda na ng pagka-finish po, mga cottage. Yun. So ganun pala yun yung itsura ng finishing touch. Yan, mga cottage. So, sobrang ganda niyan. At dito, yan, na hindi pa po na kanilang natatrabaho pa talaga sa paggawa ng pundasyon. So ito pong mga board pile pa po yung mga nakita natin. So yun, punta tayo doon sa unahan at titingnan natin yung mga nagawa nila. Yan o. Napakakinis. So ito pala yung daanan dito, mga cottage. Yun o. So pahirapan din kasi nga po lumalabas na po yung mga malalaking mga bato na to. Kasi nga po kapag nababasa ay dumadaloy talaga yung mga tubig. Yan. O ito na lang yung parang magandang daanan dito, mga cottage. So yan o, napaka smooth, napaka kinis po ng pagkagawa nila dito, mga cottage. Oh. Wow, dati hindi pa to yung pagpunta natin, ngayon ay napakaganda na tingnan. So isa, dalawa, tatlo, apat po na puste yan yung kanilang nagawa na, na napakaganda po, mga cottage. Yan. So, baka next year pa to sila, mga cottage, maglalatag ng girder dito. Yan po, ay sa tingin ko ito po muna yung side na to, yung apat na poste, na ito po muna yung kanilang paglalatagan ng mga girder. Sobrang smooth po. Napakaganda tingnan. So yun, sa mga gusto mag-sponsor dyan,
magcha-charity vlog tayo soon. Kasi at sa tingin ko parang napaka-kwan yung mga nagcha-charity vlog, napaka tawag niyan. Napaka-enjoy tingnan nila mga ka-audits kasi yun nga po, nakatulong ka na. Nakapagpasaya ka pa. Yan. So, ganun po mga ka-audits. So, apat na pier yung parang tapos na sa paggawa po ng posti at sa coping. So, yung kulang na lang talaga yung paglatag kasi yung mga pag kulay niyan mga ka-audits yan. Wala na po yan sa parang sa pag tatapos na kasi yung paglagay po ng kulay. So, ito na lang. Asahan natin yung girder. Baka next year. Yan. Sa January or February. Sa tingin ko ay ilalatag na yan dito. Yan. Yan o. Ginawan pa nila ng daanan dito. Yan. Para hindi talaga mag-anong tawag niyan. Yung babaha dito mga cottage. So, kita nyo naman yung sa baba. Yung paghukay nila. Na mas pinalaliman pa po nila mga cottage. Sa yung sa gilid, yung sa drainage na. So, itong abutment na napakatibay mga cottage. So, at kinuha na pala yung hulmaan, yung mga flyboard. So, ito na. At tatanggalin po yan nila, yung mga bakal na nakalabas. Kasi yung mga bakal ay yung mga tie wire na to. Bakal na. Sorry. Tie wire pala. Yung mga tie wire na to, ito po yung sa may flyboard mga cottage. So, dito po yan nila. Ito po yung parang pang bagahikot ba. Yung pangtali nila. So, kaya po may mga ganito, mga nakalabas. Yan mga ka-audits. So, napakaganda na tingnan. At yun nga po mga ka-audits, di lang natin alam kung kailan talaga ito matatapos. Ngunit may mga pagbabago naman na nakita natin. Yan, dito banda. Kasi yun nga po, yung mga pundasyon kasi mga ka-audits, hindi po basta-basta ganun lang kadali tatrabahuin. Yan. Yung pagbaon pa lang po nila ng tawag niyan, yung mga bakal at doon sa bore pile yan. So di po yan basta-basta mga cottage, napakatagal din ng proseso. Kasi yun nga po, yung pundasyon may 12 ata mga cottage. Tapos lalagyan pa yun ng puting, yan. And then, yan na, yung puste. And then, coping. And panghuli, yung girder. And then, sa flooring na rin, sa gagawing daanan. So, dito pala mga cottage, oh, may kwan na. Patag na dito. Kinuha na pala yung mga lupa dito. Yan. Cottage dito banda sa itong sa abutment niya at itong kanila ginagawang drainage at yung tawag niyan sa box culvert ito na pala oh. Dati yung pumunta po tayo dito ay puno pa to ng nakatambak na mga lupa, ngayon ay parang kinuha po nila para may daanan po yung mga equipments nila dito. Ay sir, shout out sir. Yan. Uman na magtrabaho sir? Uman na. Unsa gikuan ninyo karon sir? Di trabaho. So kaning kuan no, drainage diri ha? Yan. So kamo ba yung nagtrabaho ning kuan? Ay gisirado dai siya sir no. Aso mo na ni siya ang agianan. Lusot na diri ang tubig. Unsa ni siya sir? Magtuloy-tuloy nga ing ani tanan siya sir kaning murag usi tawag gani ani sir. Paano man siya hidwol? Hidwol ang tawag. Hidwol ni siya sa back culvert. Aso ka ni. Pero katong dito lahi po na ang trabaho ang dira. Lahi po na kontraktor. Pero sa imong naibawaan sir, unsa na siya mag-road widening sila diri or widening no? Pero ang diri dili na mag-widening, mauna gini siya diri.
murag laban ni question ani nga murag tanggal basta na. Oh, so kanilang sa murag temporary ni or apil man ni sa among kuangod nga kontrata. Mm. So mo na ni siya posible pagyapon nga mag road widening sila padulong diri ah. Oh. So murag akoan gid siya sir kanang sa kontrata na lang gyud mo nagkita ani. Man na lang ang sa kontrata. Oh. So na posible kung mag road widening makuha gyapon ni siya. Pindi na lang sa unang pagpunta basta kay mo finish na. Ah, so yung ato sir, no? So, inyo halang gid, makbutangan gid ninyo sa kontrata ninyo nga, na kwa ninyo, na finish ninyo. So, kani sir, human na ba inyong pagtrabaho sa kaning padulong dito, ah? Kanita na, human na. Ah, so kani, ay, dili na ka mo ang nagkontrata ng mga dira, no? Gabi yun, dili na. So, kani sir, tambakan ba ni siya dira, dili na? Yung ano lang? Nalang yung purpose ang atambakan ni sa dirin. Dirin, no? Pikas kontraktor. Oh, so nagyan maragdugay-dugay pa, sir, no? Mahuman, eh. Mahuman. Ah, mahuman, eh. Kumbaga, mahuman ang kanito, flyover. Kumbaga, dirin na po sa ubus ang ilang trabaho. Ayan. So, karon sir, human na yung, human na. Kanyang last, mauna ni siya. Sir, salamat kayo, sir, ha? Yan, salamat. Amping-amping. Merry Christmas in advance. Ayan. Ayan, mga ka-teach, ha? Oh, sige, salamat. So ito mga ka-teach ay tapos na pala. So yung paggawa nila ng drainage ito yung box culvert. Dito may pipes yan na malaki mga ka-teach na nagdurugtong dugtong karugpong po doon sa taas. Yan sa may traffic light. So dito po yan lumalabas mga ka-teach yung mga tubig. Yan hanggang doon sa ginagawang Gabion project na yan. So dati makaka baba pa po tayo dito. Yan. So ngayon hindi na kasi itong head wall daw yung tawag na kanilang ginawa. Yan. So dito rin hindi pa lang nila sinirado itong daanan. Yan. So yun at napakagandang proyekto dito mga ka-otis itong kanilang ginawa. So isa rin talaga sa mga ang tawag niyan yung dahilan kung bakit may ganito sa pag-apaw sa mga baha. Ayan, mga cottage. So need talaga ng ganitong proyekto. So dito sa barangay ano sa to? Purok ano? Purok 54 ba 'yun? Nakalimutan ko may nag-comment kasi kung saan purok to. At saan yung location niya kung kaninong sako. Yan. So mega shout pala sa iyo mga sir kung sino ka man yung nag-comment. So ito na nga mga ka-outage ay yung posibleng road widening. Yan na gagawin dito. So yun na lang din yung abangan din natin dito sa ginagawang flyover. Itong Skyway. At marami-rami pa talaga ang mga proyekto mga ka-teach. Ngunit matagal-tagal pa na panahon bago natin makikita yung total na ganda. Yung kabuuan nitong paggawa nila. Yung finishing talaga mga ka-teach. So, napakatagal pa yan, mga ilang taon pa. Abutin pa siguro ng 2 to 3 years. Yan mga ka-teach. Yan, so Gabion project, hindi na po natin yun napupuntahan. So yun nga po ay kita naman po ninyo sa last update ko na ano yung mga nakita natin. So soon na lang mga ka-teach sa pagbalik natin dito. Dito tayo natin titingnan kung hanggang saan na po yung dulo ng kanilang ginagawang Gabion wall project. So yun. So diyan banda mga ka-teach, so yung tawag niyan yung mga girder. Yan, so di na lang natin yan titingnan. Dito na lang tayo, babalik tayo dito mga ka-teach. So dito may posibilidad na may road widening dito rin sa kabila. Yan.
So yun, at maraming salamat po sa lahat ng mga solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers. At pupunta, magpa-part 2 lang ako mga kakotit sa doon po sa itong Karugtong, doon sa Maya Talumo proper. Yan, hanggang sa Davao Coastal Road. Yan mga kakotit, magtanong-tanong tayo doon ano yung mga update na meron. Yan, so amiga shoutout ay kay Ma'am Esperanza de la Cruz, maraming salamat talaga sa yan ibinigay mo at yun, maagang Pamasko. So Merry Christmas in advance, Happy New Year sa iyo Ma'am Esperanza de la Cruz at sa de la Cruz family. Lagi ka pong mag-ingat dyan, and congratulations pala yung wedding mo na nakita ko sa iyong video. So congratulations. At kay Sir Patrick Earl, yan kay kanino pa, kay Sir Kagaw June Impasis, at kay Ma'am Kumalab Rice, mega shoutout. Yun, kay Sir Alia Sonega na hindi po nag-skip ads, maraming salamat. Sir James Alon, yan mega shoutout. Kalimutan ko, marami mga kotes yung nire-replyan ko sa mga comment section. Minsan talaga sa dami po. Yan, mega shoutout po sa inyong lahat. At magpapaalam na po ako sa FWs natin dyan, mega shoutout. At lagi po kayo mag-ingat. Bye-bye na.